Is that mga pagpala ng umaga po sa ating lahat? Good morning po. So everyone, this is Pastor Berg para sa our daily breath devotion. Before we begin our devotion, let us pray. Father in heaven, we want to thank you for grace and mercy. Thank you for waking us up today with a loving family. Thank you for the power, the strength, the joy, and the peace that come from you. As we continue to pray for all those people who are suffering from COVID-19 right now, continue to heal them from head to soul, their foot. Let there be healing, let there be strength, power, and health in their bodies. And we claim victory that this COVID-19 virus will soon be leaving the earth and be gone in the name of Jesus. We claim healing for those sick people, all those kinds of sickness from head, sickness to the sole of the foot, heart ailment, liver ailment, kidney ailment, asthma, allergies, bone diseases, tuberculosis, everything, every sickness. We rebuke that in Jesus' name and say a special prayer to Mommy named Sister Arlene. Continue to heal her from diabetes and other complications. We claim healing and power in her body right now. In Jesus' name, we claim victory, power, blessings. Paano ito sa amin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtungay araw-araw sa ating hour ng breath. Ang ating word for today is 1 Corinthians 15. Verse 57 to 58, ito po ang sabi si Apostle Paul po ang sumulat. Ano? Pero salamat sa Diyos na nagpapanalo sa amin sa tulo ng Panginoon natin si Jesus, si Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, maging matatag kayo, huwag magpapatinag, lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam ninyong hindi nasasayang ang mga efforts na para sa kanya. Ulitin ko po, ano? Pero salamat sa Diyos na nagpapanalo sa atin sa tulong ng Panginoon natin, si Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, maging matatag kayo, huwag magpapatinag, lagi kayong sisipag sa paglilingkod sa Panginoon kasi alam ninyo hindi na sayang mga efforts na kapatid. Palayan na pag-abasa sa Tana Lord. Alam nyo, si Apostle Paul ay may hanabuhay po sa panahon dito habang siya nag-mission. Hindi naman niya pinopromote na mag-sipag para sa tent taking. Maluwanag na kanyang binabanggit ko dito na tayo ay nagiging victorious, no? Nagpapanalo sa atin sa tulong ng Panginoong Jesucristo. So our life wins, no? Nananalo po yung buhay natin sa tulong ng Lord Jesus Christ. Nasa bawat araw na akala mo magpapilap na puso ko ay matalo ka. Well, definitely hindi. With the help of Jesus Christ who gave us the victory, we are all on the win side. Living kapatid ng ikaw ay nasa Panginoon sa Kristo ang siserve ka sa Kanya. You're on the winning side. Now, in serving of the Lord, we need to really realign what it means to serve God. It's time to discover the work of the Lord in your life. First and foremost, you need to believe in Jesus. He is the Son of God. He is the Savior of this world. For God to love the world, He gave His only begotten Son. Who shall ever believe in Him? Who will not perish but have everlasting life? So we need to understand and reassess that what it means really to realign, recalibrate the way to serve the Lord. Now, what's the work of the Lord? What is the work of the Lord? To share the good news, salvation, the message of salvation, the gospel. Now, kaya hindi po maganda na nakatlangan ang pagkawa ng Diyos. Hindi maganda na napipigilan ang buhay sa Tatang Panginoon Kristo. Na walang sino mang tao ang puwersa ang maaaring magpigil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang kaligtasan sa mga tao, lalong-lalo ko ngayon kanilang. So, kaya po sila ng BPSA, Believers of the Savior Church, is because yung likod po na papasana for almost 20 years, and niwala, that this is a time that we need to win souls and make disciples. The harvest is plenty. There's a lot of people who suffered and lose hope, and become so disappointed what happened in their lives right now. So many Christians must think how to win souls and share them the gospel. Yung buwing dahil pinagkakaabalahan po natin sa tola.
niya sa mga issues na kung ano-ano, issues sa simbahan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam niyo, kung kaibigan po ngayon ng dalaman, kukote mo, isip mo ngayon, medyo supply. Ang dapat ang iniisip ng mga tao ngayon, paano bahagin ng mga tao na hirapan sa taong ito. Dapat ang church na iniisip ng evangelism technique, ng evangelism team to win souls. Yun dapat ang pinagkakabalahan. At ang inabang din ko, dyan po yung binibigay ng mensahe sa akin ng Panginoon. Especially pag bitaw ng mga quarantine yan, paglaya natin sa mga quarantine yan, at paglubag talaga at maaari na maglipot. Yan po yung pagsisikapan kong gawin. I will focus on winning souls. Of course, I'm not focused on snatching members from other churches. Unless they want to join me, no? Hindi ko po yun dream, no? Sabi ko nga po last time, hindi po achievement ng pastor yung dumami member niya. Dahil marami siyang ganyan siya lumipat sa kanila church. Well, it is a bonus, I think. It's not an achievement. A bonus na lang yun. Pero hindi yun ang goal talaga ng pastor. Goal ng pastor, maraming sumampalataya sa Panginoon. Maraming pusong sumamba kay Jesus. Magmula sa wala, walang pananampalataya, sila na nakakilala sa Panginoon. Yun po yung trabaho talaga ng pastor. At talagaan siya yung pintupa. Of course. Those the work of the shepherd. Alright? No. Dito. Inyo, no? Sabi dito sa verse 58, kaya nga mga kapatid, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayo magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam nyo, hindi na nasayang ang effort na para sa Kanya. No? Maliwanag po at same day. Ako, nagsimula po ang Facebook Live. At ito po yung very pioneering church. What God has led. But they never lose hope in sharing the word of the Lord. They never look on ilan yung nanonood ng live. Because I look on ilan yung nanonood ng replay. And yun po yung yun po ako nakatingin. I must turn up, step up, and level up my faith regarding winning souls and make this happen, sharing the gospel. And naniniwala po kung ito ang sabi ng Daniel Diyos yung effort mo kaibigan sa pagbabayad sa anong Panginoon, sa pag-serve sa kanya, hindi na sayang yun. Kasi nung kahit hindi na-appreciate yung tao yun, hindi yun sayang. Hindi yun tapon. Sa Panginoon, walang paglilingkod na natatapon. Sa Panginoon, lahat ng paglilingkod mo ay naiipon. Parang ipon sa kalangitan. No? Lahat ng ito ay may saysay. Lahat ng iyong kwento, kwentong Kristo ay may kwenta. Lahat ng ito ay may pakinabang. Hindi inutil. May silbi po ito. Talaga pong we keep on sharing the word of the Lord, serving His kingdom, and doing the best thing we can do. Because we believe in Jesus. Not in this world who gave us really deep meaning of achievement or success. But serving the Lord. Giving our lives to Him. Well, ang tagumpay sa iyong career, doctor, police, abogado, supervisor, manager, yun lahat din tagumpay. Ibigay ng Diyos sa iyo upang buhay ng pamilya at magkaroon ka ng challenge. But the best top success that you will receive or you will achieve in this world, kaibigan, is to be a witness of our Lord Jesus Christ to many people. To win souls and make disciples. Tanda makmak na ang hiladiriwang sa langit kapag inisang kaluway po ang ito ng Diyos of Cristo. Kaya ngayong pandemic time din dapat ay nilipan sa akin likod sa kanya, ibahagi ang gospel. Stop all the issues. It's not necessary in the family. It's not necessary on the churches. Ang dami mo siya. Ang dami mga isasimbahan na hindi na matapos-tapos. Hindi naman dapat natin nag-uubusan ng panahon. No? Pinag-uumpapat ng pinag-iisip ng strategy. Paano natin mag-share ng gospel ng isang family na wala pa kay Lord. Paano natin mapanakas ang loob na wala pa sa Lord na nahihirapan, na nawalan ng buhay, na nawalan ng hanap buhay, na nawalan ng buhay, ng negosyo, ng ambigo, mga pangarap nila. Kaibigan, doon tayo mag-spot. Doon tayo mag-recalibrate ng ating mga ginagawa. Hindi ito masasayang. And I tell you the truth, me, moving forward, my life, till nawa, dalangin ko, tumawad pa ako ng specialist and more
higit pa, Panginoon Jesus, uubusin ko po natin lakas sa pagkawa. Kasama ng aking mga members o mga kapatiran na magtutuwang sa akin, dun po kami mag-focus. We will not focus on issues, on mga usap-usapin. We will focus on serving the Lord because we know hindi po nasasayang ang aming pagliligtas sa Kanya. Ito again. Moving forward, before I end this devotion, step up. Step up, kapatid. Win souls and make disciples. Hindi masasayang yung pagod mo kung tako. Nakikita lahat ng Diyos yan. And because we are on Jesus' side, we are on the winning side. Walang talo kung na Kristo. Laging panalo. Maraming salamat po sa iyong panonood sa ating Our Daily Breath. Ito sa Pastor Bert, your daily breath. May always be victorious in the life sa lahat ng laban mo sa buhay. Lagi kang mananalo. Sundin mo lang ang kalooban pa ng Panginoon sa Christ. Maraming salamat po, Panginoon, sa magang ito. Salamat po sa iyong pagtuturo sa amin na kayo po ipatunoy na laging magsipag, magpatatanggong papatinan sa mga puso. But we need to serve you in all our efforts because hindi naman useless, hindi naman pointless ang aming ginagawang pag-ilig. Kasi ito ang kusito na tataas ng pangalan. Keep us that heart that really could pound more, strive hard more, work hard for more to serve you. Share the gospel, win souls, and share the gospel, the good news to many people this time of day. Help us to have that mindset that there are lots of people who are suffering right now who don't know you yet. And we need to reach them out, outreach them so that they can know you better. We need to bring them at the feet, Father in heaven, to worship Jesus our Lord. Thank you for this passion in our hearts, sharing the good news today. Let the kingdom come, let their will be done on earth, as it's in heaven. Thank you. In this name I pray, amen. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Our Daily Breath. God bless everybody at lagi po kayong pagkikita. Ito si Pastor Bert. Shalom and see you sa ating mga cell groups Sunday worship natin. God bless. Peace. Thank you very much. Bye. See ya. Thank you.